Heavenly Father, we have just sung in that last hymn, may they forget the channel, seeing only him. Lord, that is the desire of our hearts this morning, that all who have gathered here would forget the preacher, forget what he looks like, forget what he sounds like, but remember his message. And so we pray, Lord, that you might be exalted, that you might be praised and glorified, that we might leave this place saying, what a great message, but what a great God we have. What a great Savior in the Lord Jesus Christ. And what a privilege it is to have the indwelling of the Holy Spirit. Help us, Lord, to see that this morning above everything else. In Jesus' name. Amen. Ano ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay? Naitanong mo na ba ang ganitong klaseng tanong? Kung maraming tao sa iba't ibang iglesia at sa iba't ibang ages and stages of life ay nakatuwan sa ganitong pag-aalala. Saan na ba gustong dalhin ng Diyos? Ano ang nais niyang gawin ko? Ano ang kanyang plano at layunin para sa akin ngayon sa mga huling buwan ng 2024 at sa hinaharap? Well, sa mga susunod na linggo, nais kong sagutin natin ang tanong na iyan sa tatlong simpleng hakbang. Rejoice, pray, give thanks. Ano ang kalooban ng Diyos para sa aking buhay? Rejoice, pray, give thanks. Always, without ceasing, and in everything. Ito ang mga distinctive, defining marks ng isang taong nagtitiwala kay Jesucristo. May ilang tumutukoy sa tatlong talatang ito bilang the standing orders of the church. The standing orders of the gospel. These are the duties which are binding upon every single believer in Jesus Christ. Ito ang kalooban ng Diyos para sa atin dito sa Grace Church Santa Maria sa araw na ito. At nagsisimula ang lahat sa panawagan na rejoice. Rejoice! You know, don't you, that this world has a habit of promising much but never delivering. Marahil ay makakarelate tayong lahat sa pakiramdam ng disappointment. You get what you wanted, but then you realize that it was never what you needed. At kaya ngayong umaga, we must learn how it is that in a world of disappointment, in a world of failure and broken promises, how it is that the Christian believer, the one who has joyfully discovered Jesus and found him to be, as we thought last week, the hidden treasure and the pearl of great price, how is it that a believer like that can keep their joy? Alam nating lahat na ang ating mga mood ay pabago-bago. May mga magagandang araw at may mga hindi magagandang araw. Our emotional state fluctuates. Our spirits can be lowered and lifted in just a moment. And yet, as we turn to 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, the church is called to rejoice always. Magalak kayong lagi. Just three words dito sa Tagalog version. Walang exceptions. Simple lang ang utos. You and I are to be in the constant business of rejoicing. 24/7, tayo ay tinawag na mamuhay ayon sa utos ng salita ng Diyos. Sa ating mga English translations, alam mo ba kung ano ang shortest verse sa Biblia? Well, it's John chapter 11, verse 35, Jesus wept. That is a sermon in and of itself. Pero kung titingnan natin ang original na Greek New Testament, matutuklasan natin na ang pinakamagandang talata ay matatagpuan sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16. In the Greek,
pantote kairote, na ang ibig sabihin ay magalak kayong lagi. The shortest verse in the Greek New Testament. Always be rejoicing. It's in the present tense. The stress is falling on that first word, always. Kasunod nito ay isang imperative, ibig sabihin, isang kautusan na kailangan sundin, rejoice. In fact, recently ko lamang natutunan na ang salitang kairote in the Greek ay isang mahalagang expression sa early Christian church. Kapag nakikita ang mga mananampalataya, iyon ang salitang ginagamit nila upang magpatian, magalak, rejoice. Ito rin ang salitang ginamit ni Jesus sa maraming pagkakataon para patiin o magpaalam sa kanyang mga disiplo at tagasunod. Isipin kung gaano kaganda. Kapag mula ngayon, imbes na magtanong ng kamusta ka, magpatian tayo ng panawagan na magalak bilang isang patuloy na paalala ng ating spiritual duty. Imagine next week, if you're really going to apply these words and apply this sermon, that we all greet each other in such a way. Rejoice before anything else. A constant reminder of how we are to live as believers. Pero paano naman ang konteksto ng phrase na ito? Well, si Apostle Pablo ang responsible sa pagtatag ng iglesia sa Thessalonica noong kanyang second missionary journey sa gitna ng maraming pagdurusa. At ikinagalak ng Diyos na iligtas ang marami sa pamamagitan ng kanyang mga pagsusumika. Pinabalik sila mula sa Greco-Romanong paganismo patungo kay Panginoong Hesukristo. A great work of grace has been done in the place of Thessalonica. Ngunit, nang dumating ang panahon na kailangan umalis ni Pablo at lumipas na ang ilang panahon, nagsimula siyang mag-alala tungkol sa newborn church na iyon. Kaya't pinadala niya si Timoteo upang bisitahin sila, hoping for a good report back from the church. And when the report comes back to Paul, he decides to write a letter. And it is a letter that is very carefully structured. Chapters 1 to 3 ay karamihan tungkol sa doktrina. Tapos ang mga chapters 4 to 5 ay tungkol sa pagsasabuhay nito. In other words, the book of 1 Thessalonians is broken up into two equal halves. Firstly, what we believe, and secondly, how we behave. And in this final section, the congregation of Thessalonica are being exhorted in terms of their behavior and conduct as a body of believers. Diyan tayo naroon ngayong umaga. Sa mga nakaraang talata, verses 12 to 15, pinapayuhan ni Pablo ang mga taga-Thessalonica tungkol sa kanilang attitude towards the church leaders, towards their fellow members, and even towards the enemies of the gospel. But he's very clear on the way that we should be living in relation to these three places. And in light of that, in the following three verses that we will consider over this week and the next two, Paul has now moved from the lesser to the greater. Now he is counseling them on their attitude, not towards one another, but their attitude towards God. The application of these verses are addressed to the gathered collective people of God to guide them concerning the nature and the conduct of public congregational worship to the one true and living God. That's why he writes these verses. Not so that we might behave in a way that is good horizontally, but that we might behave in a way that is honoring vertically. And so, kapag tayo ay nagtitipon linggo-linggo, sa araw ng Panginoon, nais natin na ang lahat ng mga elementong ito ay naroon sa ating pagsamba.
kagalakan, pananalangin, at pasasalamat. These three things must be always present as we meet together on the Lord's Day. This is the church that we long to be, a church that is rejoicing, prayerful, and thankful. These three things, they come as a single unit. They are links in a chain that cannot be broken. Hindi ito parang multiple choice. Tanggapin or iwanan. Hindi ito nakabase sa kung anong nararamdaman natin. Hindi natin pwedeng iwaksi ito sa pamamagitan ng pagsasabing, ay hindi lang talaga ako ganung klase ng tao. I'm not a very joyful, prayerful, or thankful person. That's just not me. No, we must identify and accept these things within our own hearts and lives. Just think about it for a moment. When an army commander or a sergeant in the army, he shouts orders to his soldiers, wala silang karapatang pumili kung susundin sila or hindi. At ganun din ang mga talatang ito. Ito ay isang utos. This is an order. It is a divine mandate upon us all. Isang obligadong utos para sa lahat ng mga believers. Hindi ito magalak paminsan-minsan, manalangin kapag gusto mo, at magpasalamat kapag maayos ang lahat. Hindi, ito ay para sa ngayon at magpakailanman, independent of your situation. Sa katunayan, ang otoridad ay nasa dulo ng verse 18. What does it say there? Ito ang kalooban ng Diyos para sa inyo kay Kristo. This is God's will for us in Christ. Well, we're thinking about rejoicing this morning. And so firstly, we need to correct any misunderstandings of what we mean when we say rejoice. And so this is the first point, rejoicing what it isn't. 3 points for just 2 words in this verse. For a few years, noong ako ay nasa universidad, nagtrabaho ako bilang isang waiter sa isang restaurant, Indian restaurant. At isa sa mga pangunahing bagay na natutunan ko ay service with a smile. 3 years there I was, service with a smile. When the place was getting busy at nagre-reklamo ang mga customer, ang sagot palagi ay ngumiti. Don't forget to smile. Now, ito ba ang klase ng kagalakan na tinutukoy ni Pablo dito? Sa 1 Thessalonians chapter 5, verse 16, itago ang iyong kalungkutan sa likod ng malaking ngiti. Just service with a smile. Pretend that everything is okay. Act as if nothing is wrong. Well, clearly not. Abang sumusulat si Pablo sa iglesia, hindi niya ine-endorse ang counterfeit joy. Hindi ito tulad ng binhi sa talinghaga na pinag-aralan ninyo. Ilang linggo na ang nakaraan sa Mateo chapter 13, ang binhi ay nahulog sa matigas na lupa, tinanggap ito ng may kagalakan, at agad na tumubo. Ngunit pagdating ng pagsubok at pakihirap, ito ay namatay dahil hindi ito ang tunay na bagay. Hindi yon ang kagalakan na nasa isip ni Pablo dito sa 1 Thessalonians chapter 5. He's not speaking of a joy that can be immediately snatched away and stolen from us. But neither is Paul endorsing in this verse some kind of mere form of optimism. You know what optimism means, isn't it? Somebody who is always thinking of life in a positive way. We're not just called to always look on the bright side of life. Huwag nating pagpalitin ang kagalakan ito sa pagiging laging masaya, never depressed. Sa katunayan, marami mga Christian heroes sa nakaraan ang mga lalaking nakaranas ng depression. Kaya, nakakasala ba tayo kung tayo ay malungkot minsan? O kung tayo ay nahihirapan sa grief?
Kung ganun ang ibig sabihin ni Pablo, may problema tayo, no? There is an inconsistency between what Paul says and how Paul lives. Dahil si Pablo ay naramdaman ang mga pasanin ng buhay. Nakaharap siya sa mga pagsubok at nasaktan siya. He would have gone through times of real depression. O isipin na lang ang ultimate example, ang Panginoong Hesukristo na umiyak sa libingan ng kanyang pinakamamahal na kaibigan, si Lazarus. Distressed siya in the face of death. And so what we need to understand in this verse is that there is something deeper in joy than there is in happiness. May mas malalim na kahulugan ang kagalakan. You remember the other story, the parable that Jesus spoke about the wise and the foolish builder. Pareho nilang itanayo ang kanilang mga bahay. Parehong naranasan ang malakas at magulong bagyo. Parehong umulan sa dalawang bahay. Ngunit ang bahay na walang pundasyon ay bumagsak. At ganito rin ang mangyayari sa atin kung ang pundasyon ng ating kagalakan ay makalupa. If we seek to build our joy on the sinking sands of this world, the times of testing will come and the joy will give up and collapse like the house that fell in the moment of trouble. So makikita natin, pinakita ng Diyos ang kanyang common grace sa lahat. What is common grace? It is the ability for all people to be happy. We have all been blessed by the hand of God, regardless of whether you are a Christian this morning or not. We've all experienced God's common grace. Lahat tayo ay pinagpala ng kamay ng Diyos. In Matthew chapter 5, verse 45, Jesus said, God causes His Son to rise on the evil and the good, and sends rain on the righteous and the unrighteous. In other words, there is nobody in this world who is not a recipient of the common grace of God, or else they would not be here in the world. And yet, we know this, don't we? That the joy that we derive from material blessings is limited. And so while people in this world may get their joy from their possessions or from their position in life, habang ang kanilang kagalakan ay laging konektado sa kung ano ang kanilang nais at kung ano ang kailangan ang kanilang nakukuha, kailangan makaiba ang Kristiyano. We need to be different. Mga kaibigan, people in 2024, they are always on the move for the next big thing. They're always looking for the latest fashion and the latest trend. Ang mga bagay na popular noong nakaraang taon ay hindi na popular ngayon. And you know that, don't you? That the world is moving fast. Fashions come and go. Bakit? Dahil tulad ng sabi sa Job chapter 20 verse 5, the joy of the godless is momentary. It comes and it goes. Iyan mismo ang klase ng kagalakan na iniiwasan tayo ni Pablo dito. His message is simple. If you have no relationship with God in Christ, you do not know and you cannot possibly know what it means to truly rejoice. Million sa ating bansa, umuupo linggo-linggo sa mga punong-puno na stadium, nanonood ng mga sporting events, cheering and applauding their favorite team when they get goals and points. Ngunit hindi iyan ang tunay na kagalakan. Hindi mo malalaman ang kagalakan hanggang hindi mo kilala si Kristo. You cannot know true joy until you know Jesus Christ. It is that simple. So that is an explanation of what rejoicing is not. But secondly, that is the basis for our second point. Rejoicing, what it is. What it is sa mundong ito
maaari mong isipin na the more appropriate response might be for Christians to mourn always, di ba? How many countless injustices are in the world? How much poverty is this province of Bulacan affected by? How many broken homes? You think about the mass murder of the unborn child through abortion, discrimination, violence. You turn on the news, it's a conveyor belt of misery and tragedy, and it's so depressing. And yet right at the center, we are a church that is called to sing for joy. Does that not sound a little bit strange to you? That in a world that is so fallen and depraved, we are called to sing in the midst of such a setting? I mean, surely if the Apostle Paul was alive in Santa Maria today, surely he would put a little disclaimer underneath that maybe he would make an exception to the rule for us because life is hard. Pero hindi. The text could not be clearer. Here it is. Rejoice always. Magalak kayong lagi. Now that word rejoice is a call to externally manifest the joy that is within the heart. Ito ay isang super abundant spiritual na kagalakan. Hindi nakatepende sa mga kalagayan. Independent of circumstances, regardless of our environment, in spite of our situation. I think we all would agree that it is very natural and very easy to rejoice when things go well. But that is not what Paul is speaking about. He's not speaking of the natural joy that you feel, but of a supernatural joy that cannot be explained by the world. A joy that is permanently present no matter what is happening around you. That's why Paul includes the word palagi. Sa ibang salita, hindi ito isang beses lang sa iyong buhay. This is not periodically, but this is persistently. Rejoice always. This is the abiding duty. This is the distinctive mark of a Christian believer. We are to be in a constant state of rejoicing. Yes, there may be times of affliction in our lives, but the joy is never extinguished. Mga kaibigan, may mga bagay na maaari nating ipagpaliban para sa ibang araw. May mga bagay na maaari nating ipostpone o i-reschedule. Pero hindi ang magalak. Ang kagalakan ay para sa lahat ng panahon at sa lahat ng sitwasyon. Now Paul is not being naive in this verse. He's not denying that hard times come. Now, we all know what it means, don't we, to suffer. At ito ay lalong totoo para sa kanya. You see, 1 Thessalonians chapter 5 comes in the context of trouble and pain. The command to rejoice always is given to the Thessalonian Christians on the backdrop of their suffering. So chapter 1, have a look there with me, verse 16. Paul says to the Thessalonians, you have become followers of us and of the Lord, having received the message in much affliction. Muli sa chapter 2, verse 14, binibigyan din ni Pablo ang kanilang mga pagdurusa. At muli sa chapter 4, verse 13, natutuklasan natin na sila ay nawalan ng mga mahal sa buhay sa kanilang pamilya at iglesia. Sa chapter 5, verse 14, may ilan na inilarawan bilang mahina at nanghihina. At sa susunod na talata, may ilan sa kanila ang nakaranas ng pang-aabuso. At gayon pa man, sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at paghihirap na ito, ang panawagan ay gayon pa man para sa kanila na magalak palagi. I wonder paano kaya ang pakiramdam mo kung umupo ka kasama ang isang kapatid na Kristiyano at nagsimula kang magbuhos ng iyong mga pasanin at kalungkutan at ang kanilang payo ay parang nasa verse 16. Would that encourage you?
You've been honest about your struggles, and their response is to say, I hear what you're saying, and I think you need to rejoice. You see, Paul is not a blind optimist. These verses are not just a bunch of empty platitudes or catchy slogans to hang up on your wall. Alam ni Pablo ang kalagayan ng iglesia, at gayon pa man ang mensahe niya para sa kanila, ay ang mensahe niya para sa iglesia sa Santa Maria ngayong umaga. Not dependent of anything, independent of your current situation. Mga kaibigan, huwag ninyong hayaan na ang mga negatibong kalagayan ay magnakaw ng inyong kagalakan, kundi hayaan ninyong maging mga katalista ito para sa inyong kagalakan. This is a counter-cultural response. Para sa hindi mananampalataya, wala itong kahulugan. They look at the Christian who is suffering in the world with joy in their heart, and they say to themselves, paano ka magagalak sa gitna ng sakit? How can you do that? And yet the answer is in the Gospels. The answer is in the book of Acts, in the epistles. We can rejoice always, even in the face of trial. You think of Paul and Silas there in Acts chapter 16. They are sitting in chains in a Philippian dungeon. They have been unjustly treated. They have been beaten and bruised. And verse 12 tells us what? It says, at midnight they prayed and sang praises to God. Ang lahat ng kanilang panlabas na problema ay hindi natakda kung paano sila nakaramdam sa loob. Even in the face of suffering, these men found reason to rejoice. The same was true of the apostles. After the Jewish people and leaders had flogged them for preaching about the resurrection of Jesus, we read in Acts chapter 5, verse 41, so they went on their way from the presence of the council, rejoicing that they had been considered worthy to suffer shame for his name. They rejoiced in the beatings and the oppression and the unjust treatment. Why? Because they say, well, how blessed are we to suffer for the name of the Lord Jesus Christ. We could keep going with so many examples, couldn't we? Sa katunayan, makikita rin natin ang parehong tema sa lumang tipan. You think of the resolution of the prophet Habakkuk in chapter 3, verses 17 to 18. He has been wrestling with God, and then we read these words. He says, though the fig tree may not blossom, nor fruit beyond the vine, though the flock may be cut off from the fold, and there be no herd in the stalls, yet I will rejoice in the Lord. I will have joy in the God of my salvation. In other words, everything may be falling apart. Tragedy may strike. And yet I will rejoice. I have a conviction that I will continue to rejoice in the Lord. Pumuli sa ikalawang Korinto, chapter 6, verse 10. Binanggit ni Pablo ang patotoo na siya ay sorrowful, yet always rejoicing. Isipin mo ang lahat ng mga pagsubok na naranasan ni Pablo alang-alang sa Ebanghelyo, ang mga disappointment of believers in churches, the pain of persecution, the rough handling that he had received. All of those experiences made the Apostle Paul sorrowful. Yet, it did not steal his joy. You see, you and I, we are prone to thinking of joy and sorrow as opposites. You either feel joy or you feel sorrow. Ngunit hindi para kay Pablo. Alam niyang maaring magsama ang kalungkutan at kagalakan kahit sa isang iglesia na nagdurusa tulad ng sa Thessalonica. Isang beses nang mangaral si C.H. Spurgeon, he said, there is nothing that tends to strengthen the faith of the young believer than to hear the veteran Christian covered with scars from the battle testifying that the service of his master is a joyful
service. What an encouragement to us that we are inspired to greater joy for those who have suffered the most. Well, then in closing, we have seen what rejoicing is not and what rejoicing is, but we must finish by considering rejoicing where it comes from. I spent some time recently looking back at some of the last words of the Christian martyrs, men who had bravely gone to be killed or to be burned in a fire or to be thrown by wild animals, all because of their unswerving commitment to stand for Jesus Christ. And as I read the testimonies of different men like this, I was left amazed at the profound confidence that characterized these men, even in their final moments. Their joy shines through until the end. Let me tell you about one of those men, isang lalaki si John Rogers, isang matandang Puritan pastor, isa sa maraming matapang na lalaking pinahirapan sa ilalim ng pagkahari ni Bloody Mary. Apparently, as he was walking to the stake where he was going to be burned in a fire and killed for his faith, many people turned up in the streets to bid him one last farewell. And there in the crowd was the French ambassador. And it was said that the ambassador was expecting to see John Rogers with his head bowed down, nervous and afraid in light of all that he was about to endure. But instead, he saw John Rogers walking with a joyful expression. In fact, it was noted that it looked more like John Rogers was en route to his wedding day than to his death. Now, how is that possible? Paano siya nakaroon ng ganoong kalakasan at tila hindi natatakot? Well, ito'y dahil ang kanyang kagalakan ay nakihintay sa kabilang panig. Nakatutok ang kanyang isipan at puso sa mga bagay na nasa itaas. His mind was set upon heaven. He was fully convinced of what we read in Matthew chapter 5, verses 21 and 22. Blessed are you when people revile you and persecute you and say all kinds of evil against you for my sake. Rejoice and be exceedingly glad, for great is your reward in heaven. Or an even better example, look at the Lord Jesus. Sa Hebreo chapter 12, verse 2, sinasabi na si Jesus ay nagpunta sa cross for the joy that was set before him. What was Jesus doing there as he was about to die upon the cross? He was focused on what was to come. He knew that he would be resurrected and restored to the place of glory that he had with his Father from the beginning. At tinignan niya ito ng may kakalakan para sa kanyang muling pagkabuhay at para sa lahat ng maliligtas sa kanya. He was focused on the joy. At mga kaibigan, kung ikaw ay isang Kristiyano ngayon, sumusunod tayo sa halimbawa ni Kristo. Ang pinagmumulan ng ating kagalakan ay hindi nakatali sa ating kasalukuyang kalagayan, kundi sa kagalakan na inilaan sa atin, the eternal weight of glory, ang lugar ng ating huling kagalakan. That is where the joy comes from. It comes not only from our difficult position in life and the comfort that we get, but from the ultimate rest from our trials. Heaven is the home of the believer. Isa iyan sa mga paraan kung paano pinapalakas ang ating kagalakan sa pamamagitan ng mga pangako ng langit. We now have the prospect of heaven in the place where once was the prospect of hell. Ang ating pananaw ay nabago. Ngayon, tinitingnan natin ang higit pa sa mundong ito at mas nagagalak tayo sa ating mga espiritual na yaman kay Kristo kaysa sa ating kahirapan sa lupa. More of our joyful future than of our unhappy present situation. Ngunit, hindi lamang ang prospect of heaven, hindi pati na rin ang presensya
ng Trinidad na Diyos ang nagbibigay ng lakas at sigla sa ating kagalakan. Yes, where does the joy come from? It comes from knowing that one day, everything will be made new. When we all get to heaven, what a day of rejoicing that will be. But it's not just the things that are to come. It's also of the things that you presently have in the triune God. And so I want you to consider with me, lastly, three sub-points. Firstly, our joy comes from God. Secondly, it comes through Christ. And thirdly, by the Spirit. In other words, your joy is rooted in the Trinity. Una, tingnan ang pinagmumulan ng ating kagalakan. Ito ay mula sa Diyos Ama. Psalm chapter 16, verse 11. Isinulat ni David, in your presence is fullness of joy. With such a God on high, with such a Father in heaven, we always have reason to rejoice. Ang Diyos ay hindi nasa langit na nananood ng mga pangyayari na parang isang pelikula na hindi pa niya nakita. At habang umaandar ito, hindi siya nakaupo, nananood at nagsasabi, I was not expecting that. What a plot twist. You know that experience, don't you? When you go to the movies and you watch on Netflix and there's a show and suddenly there's a plot twist that completely takes you by surprise. That is not the experience of God in heaven as he sees the tragedies unfolding on earth. Mga kaibigan, if I believed that that was true about God, I would not have any joy with you this morning. Kung pinaniniwalaan mo na ang Diyos ay laging umaakto lamang batay sa mga nangyayari sa mundo at hindi siya ganap na may control sa bawat detalye, paano ka magiging masaya? Ngunit isa sa pinakamahalagang dahilan ng ating kagalakan ay ang pagkakaroon natin ng Diyos na higit sa lahat at naroon sa lahat ng bagay. Siya ang pinagmumulan ng ating kagalakan. I wonder how many bullets we have dodged in our lives. I wonder how many potential tragedies would have happened to us. Perhaps even this morning, if the sovereign God did not steer us in another direction. How many times would our lives have been lost if it was not for the sparing hand of our merciful God on high? Dahil sa soberanya at providensya ng Diyos, tayo'y nakaligtas. Kung isa ka sa kanyang mga anak ngayon, anong pribilehiyo na masabi na may Diyos na namamahala sa lahat at ang Diyos na iyon ay akin? Not only do we have a great God in heaven, but we have a great God who is for us, not against us. But secondly, look at the mediator of our rejoicing. It comes from God the Father, and it comes through Jesus Christ. Sa Pasko, I know dito sa Pilipinas, Pasko has arrived already. Very surprised when we got off the aeroplane just a couple of weeks ago to find Christmas trees and jingle bells and all kinds of different things. Jose Marichan has appeared again. But the reality is, Christmas is a time in which we see great joy through Jesus Christ. It is not through the presents under the tree. It is not through the festivities in the streets. It is through the Lord Jesus Christ. Sa Pasko, binasa natin mula sa Lucas chapter 2 na ang mga anghel ay nakapakita sa mga pastol at naghayag, fear not. For behold, I bring you good news of great joy that will be for all people. For to you is born this day a Savior who is Christ the Lord. What a promise! Sa mismong pagsilang ni Jesus, isa sa mga unang bagay na sinabi tungkol sa kanya sa bagong tipan ay na siya ang magiging daan ng malaking kagalakan. But the fruit of that is seen not just in his incarnation. That's a joyful event.
But ultimately, Christmas leads to Easter. And it is really ultimately at the cross, at the crucifixion of Christ and his resurrection, that is where true Christian joy is found. Not just through the coming into the world of the Lord Jesus, but through the death of himself upon the cross to pay for our sins. Noong nakaraang linggo, bago tayo dumaan sa Lord's table, ang ating teksto ay 2 Corinthians 5:21, "For he made him who knew no sin to be sin for us, so that we might become the righteousness of God." Maraming dahilan para magdiwang tayo sa isang talatang iyon ng Ebanghelyo. Ang ating mga kasalanan ay inalagay kay Kristo, ang kanyang katwiran ay ipinasok sa atin, ang ating utang ay nabayaran, at isang walang katapusang halaga ang idinagdag sa ating account. Ito ang dakilang exchange. It's the great exchange, the greatest exchange that has ever been made. Paano ka tutugon dito kung hindi iyon magpapasya sa iyo at magdudulot ng kagalakan? Ano pa ang magpapasya sa iyo? Tingnan muli ang talata 18. "Rejoice always, for this is God's will for you in Christ." It's in Christ. Makikita mo ang kagalakan ng isang Kristiyano ay nagmumula sa katotohanan na ang mananampalataya ang ngayon ay positional at permanente nang nasa kay Kristo. We are in Christ. Kung saan dati ay may kasalanan, ngayon ay may kapatawaran. Makikita mo, kung ikaw ay may kaligayahan ng hindi pagiging Kristiyano, hindi iyon ang kaligayahang tinutukoy ni Pablo dito. Ang joy, ang rejoicing ng isang mananampalataya ay bunga ng Ebanghelyo at ng kaligtasan na natamo nila kay Jesucristo. The joy is from God and it's through the death and the resurrection of our Savior, Jesus Christ. Well, briefly, as we close, look at the producer of our rejoicing. It is from the Father, through the Son, and by the Holy Spirit. That is his ministry, to bring joy that is from and through our Savior to our hearts. Kanina sa kanyang liham, sumulat si Pablo sa Iglesia sa Thessalonica, sa 1 Thessalonians chapter 1, verse 6. "You also became imitators of us and of the Lord, having received the word in much tribulation with the joy of the Holy Spirit." Or Galatians chapter 5, verse 22. "But the fruit of the Spirit is firstly love and secondly joy." In other words, ang ating kagalakan ay nabibigay ng patunay na ang Espiritu Santo ay gumagawa sa atin. An old preacher made the comment that joy is the flag which is flown from the castle of the heart when the king is in residence here. Joy is like the flag that we fly because we have a king within this palace of our earthly bodies. Kung mayroon kang Diyos bilang Ama at si Kristo bilang tagapagligtas, mayroon ka ng kagalakan sa pamamagitan ng paninirahan ng Espiritu Santo. Through the indwelling of the Holy Spirit, we have God with us. Hindi tayo nag-iisa. Kasama natin ang Diyos na pamamagitan ng Kanyang Espiritu. And so mga kaibigan, maaari tayong magtagal buong araw at susulat ng mga dahilan upang magalak. Ngunit ang pinakatakilang kaligayahan ay kapag ito ay nakatuon sa katangian at gawain ng ating triune na Diyos. Kaya't kung ikaw ay hindi pa nananampalataya ngayon, kung hindi ka pa nagsisisi sa iyong kasalanan at naniniwala sa Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo, I invite you this morning to come today and to taste real joy, to have real joy that only a Christian can experience when his sins are forgiven and when the Holy Spirit has taken a home in your heart.
sa labas ng isang relasyon sa Diyos na tulad nito, patuloy kang makahanap, palaging hindi nasisiyahan. Magpakailanman na nakahangad ng isang bagay na tanging siya lamang ang makapagbibigay. Ngunit kung ang ugnayang iyon ay maibabalik, kung tayo ay nailigtas, ang aking panalangin bilang isang iglesia ay matutunan natin ang pagsunod sa utos. At sa gayon ay matuklasan natin ang kalooban ng Diyos para sa atin kay Kristo Jesus. That we would not just think about the will of God in terms of who I will marry and what job will I take and what kind of prospects lay before me, but that we would understand that the will of God is first and foremost for us to have joy from the Father, through Christ the Son, by the Holy Spirit. May God help us to rejoice today, not only because of the joy that we have in heaven, but also because of the joy that comes to us even now, mula sa Diyos, sa pamamagitan ni Kristo, sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amen.